Hey po, first of all, of course, pakilala ko lang po yung sarili ko. Ako po si Mark. Yung mga hindi pa po nakakala, Mark Lapid. Of course, eldest son po ni Senator Jimmy Lapid. Kung ano yung sagutin ko lang yung tanong ng ating kasama is yung kung ano yung platform natin na pag-abol natin sa Senator. Actually, isa lang. Yung pinaka-focus natin, advocacy natin is turismo. And for the reason why tourism is uno na siyempre doon ako naggaling, nagtrabaho ko doon ng 7 years as a general manager ng PTA noong 2008 to 2009. And then it was changed by RA 9593 into CIEZA or yung Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority na mula 2009 hanggang last October, ako yung chief operating officer nila. Kasi ano yung platforma, why tourism? Kasi I do believe na yung tourism talaga is yun ang pinaka-main strength ng ating bansa. Aside from the OFWs na, na yun ang number one natin. And then yung BPO na isa rin sa malakas na sector ng, na nagko-contribute sa ating ekonomiya. And of course yung tourism. Kasi yung tourism, why focus on tourism? It creates jobs, it creates livelihood. Yun ang tinitignan natin. And aside from that, when we talk about tourism, kasi yung iba tinitignan nila on the side na parang it's all about beaches, it's all about the churches, or yung mga kabundukan natin, di ba, about environment, ecotourism. But if you're going to look at it, pwede rin tayo sa agritourism, na yung iba pupunta na yung organic farming natin, and then yung medical tourism, nandyan din. So yung ating educational tourism. Sports tourism, I think you're all aware na sumusuporta rin tayo from the Gilas and from the Pacquiao, from the other sports na pinapasukan po natin, even the ASCALs, na yung ating departamento, yung Department of Tourism, is talagang sumasama on how we could market it well and paano pa natin mapropote yung puso, di ba, yung nasa Gilas. So part ng Department of Tourism doon, and then part na rin kami ng nag-sponsor nung nakaraan, ka-partner namin ng PBA, I think, I don't know, PBA, doon sa pagdadala ng NBA game dito, I think if you remember, that was last year yata. So, yun po. And then our latest venture na, kumbaga, yung pinopromote namin is yung cruise tourism. Nasa kasalukuyan, meron na tayong mga 54 anchors na nangyari dito from Caribbean Cruises, Star Cruises, at iba-iba pang mga lines, mga cruise liner ship na pupunta sa atin. But the problem is, yun ang ina-address namin ngayon, is the facility. The infrastructure that is needed on how they could dock, yung direct docking. So, kasi yung port natin are not equipped and hindi sila ready for a cruise ship. So, ngayon nangyayari, we ferry them. Pag-angkla nila, so, pe-ferry natin sila. Dali natin. So it's happening in 100 Islands, in Boracay, Manila, Cebu, even as far as Calangaman Island, in Leyte. So yun po yun. Yung tourism, and kung paano, maliban doon sa mga nabanggit ko on how it contributes to jobs, simulan mo natin doon sa tinatawag nating yung pre-construction phase, na nagbibigay na ng trabaho up to the operational side.